Umaga sa inyong lahat. Sa ating video lesson na ito ay pag-uusapan natin ang konsepto or law of supply and demand. Backgrounder muna tayo. Okay? So, ang konsepto ng supply or law of supply and demand ay pinaniniwalaang nagmula pa noong panahon ni John Locke noong 1691. Noong sulatin niya ang kanyang libro na ang pamagat ay Some Considerations of the Consequences of the Consequences of the Lowering of Interest and the raising of the value of money. Okay? So, noong 1691 pa, ito, okay, of the money. Pinaniniwalaan naman na sinasabi na ang unang gumamit ng term na law of supply and demand ay si Sir James Stuart. Noong 1767. Okay, pero mas naging kilala ang konsepto ng law of supply and demand nung si Adam Smith ay kilala bilang father of economics, kung saan sa kanyang librong Wealth of the Nations, sinabi niya na ang konsepto ng supply and demand ay ang invisible hand na gumagabay or nagbibigay ng gabay sa ekonomiya ng alinmang bansa. Okay? So, yan yung historical background. Now, ang law of supply and demand ay isa sa mga pangunahing konsepto sa economics. So, it is a primary concept. Okay. So, ano bang ginagawa nito or ano bang sinasabi nitong law of supply and demand? So, paghiwalay natin siya. Una muna, ano ba yung batas ng demand? Okay? Batas ng demand. Kapag sinabi nating batas ng demand, sinasaad nito na kapag mas mababa ang presyo, so letter P, kapag mas mababa ang presyo ng isang produkto o serbisyo, mas mataas ang dami. Okay? Mataas naman. Mas mataas ang dami ng produkto na handang bilhin. Okay? Handang bilhin ng mga consumer. Okay, pag mababa ang presyo, mas marami ang handang bilhin ng mga consumer. Now, kapag naman mataas ang presyo, edi mas kakaunti ang handang bilhin ng mga consumer. Okay? So, yan ang batas ng demand. Ulitin natin ha. Sa batas ng demand, pag ang presyo ay mababa, mas marami ang handang bilhin ng tao at kayang bilhin. Pag naman mataas ang presyo ng bilihin, mas mababa ang handa at kayang bilhin ng mga tao. Ngayon, ano naman yung batas ng supply? Okay? Sa batas naman ng supply, sinasaad dito na kapag mataas ang presyo ng produkto, kapag mataas ang presyo ng isang produkto
o serbisyo, mas maraming, okay, mas maraming supplier. Okay, mas maraming supplier o producer ang handang magbigay o mag-produce ng serbisyo o produkto na ito. Now, kapag naman mababa ang presyo, syempre, kakaunti ang mga supplier na handa at gustong gumawa ng produkto. Well, I think it's understandable because of profit. Okay? So, sa law of supply and demand, nabubuo ang presyo at dami ng mga produkto o serbisyo sa isang merkado batay sa ugnayan ng supply at ng demand.